Budol is real sa ride daw na ito sa isang amusement park sa Pasay. Mukha lang daw harmless. So, pag may sente sa puso, bawal. Pero magpapasirko-sirko raw ang iyong mundo kapag iniikot-ikot at iwinawas-iwas ka na nito sa ere. Ito ang Dream Twister. Nabaligtad ko niyo. Ay, nakatagilid sila. Pero nitong nakaraang linggo, literal na bumaliktad ang mundo ng mga pasahero nito nang ang ride biglang nagkaabirya. Wala ng kuryente. Bigla itong huminto sa itaas pa man din. Kaya ang mga sakay bumitin ng patiwarik. Literal na bumaliktad ang mundo ng mga nakasakay sa isang amusement ride sa Pasay. Nagkaabirya kasi. Nabaligtad ka niya. Ay, nakatagilid sila. Nung umpisa, nung tinitest pa lang nila na walang passenger, gumagana naman. Pinatest na agad nila sa gustong sumakay. Pero wala pa man daw isang minuto pagkaandar, ang Dream Ride naging bangungot! Nung sa ere, bigla itong huminto. Wala ng kuryente. At ang mga pasahero nakabitin sa taas na 15 feet. Bigla na lang nagsisigawan yung mga tao eh. Parang nawala ng kuryente kasi wala ng ilaw yung ride. Pwede ka nang mahulog pagka ganyan katagal nakatiwarik eh. Kinabahan talaga ako yung mga kasama ko sa taas na namumula na yung mukha. Kuya, pakibaba na po. Ang blade na nakatagilid sa ere, dahan-dahang ibinaba. Ilan sa mga pasahero ang magkakaibigang Krish, Jerry at Joe? Yung mga jowa namin, pinipigilan na kami mag-try kasi takot sila sa mga rides. Yung nasa taas na kami, saya-saya. Gina-joke kami na baka ma-final destination kayo niyan. Natatawa pa kami. Sa sang-ingay ng crowd, natatawa din. Wala ng kuryente. Hanggang sa nagka-problema na ang makina. Narinig ko tunog ng bahal talaga. Parang lumalagatok na siya. Parang siyang magsira yung makina ng kotse. Nagulat ako, yun, huminto na nga. Or talaga nag-malfunction na yung ride. Sa tatlong blade ng Dream Twister, ang kanila raw coach ang pinakaalanganin ng pwesto. Gagan, tagal na nila. Tatanggalin si Bert, nilalagay niya. Nakahawak lang ako ng mahigpit sa seat. Mamumula na yung mukha ko, buong mukha, na baka blood clot daw. Nakakatakot kasi baka yung seatbelt mag-open, tapos biglang mahulog kami. Yung ulo namin, unang babagsak. Munti ka pa ako masukat. Parang nawala ako sa alert nung... Makalipas ang halos 4 na minuto, unti-unti silang naibaba. Pero nakapatiwarik pa rin hanggang sa inikot na lang sila ng paupo. Naipit yung leg ko dito sa left. Pagbaba namin, medyo ika-ika na ako maglakad nun. Ang sakit talaga. Wala man lang sorry, okay lang po ba kayo? Gusto nyo po ba dalhin po namin kayo sa clinic? Kailangan nyo po ba? Wala! Wala pong rescue team na dumating nun bumaba kami. Parang walang nangyari. Ang tanging pakonsuelo lo raw sa kanila ng operator ng ride bagong ticket. Pero sasakay pa ba sila? As in, inabot lang niya yung ticket na lumabas kami sa exit, natamaan yung legs ko. Ngayon, medyo makirot pa rin. Sa leg ko, tsaka batok. Hindi ako makapag-work ng maayos. Sobrang painful. Yung proper handling ng management on the incident, sana mas maayos. Hiningan namin ng panig ang amusement park. First cycle po ako nung araw na yun. Gumana naman siya ng maayos. Habang nag-start po ako ng
rides, bigla pong nagkaroon ng power malfunction, kaya po siya huminto sa taas. Gago! Nabaligtad ko na. Ayun, nakatagilid sila. Binaba po namin sila handahan-dahan at sinigurado namin safe lahat ng mga nakasakay. Inisa-isa ko po silang kinausap kung okay naman sila at okay naman. Wala naman po nasaktan nung araw na yun. Binalik ko yung ticket nila para gamitin sa ibang rides. An incident happened on Saturday, February 12, involving one of the rides at the amusement park. The system override was immediately activated and all guests were evacuated safely. No one was injured during the incident. Walang near park na incident pertaining nasaktan man doon sa amusement ride. Mag-start po kami ng investigations. Gagang tagal na nila. Tatanggalin seatbelt nila lagay nila. Huwag silang magpanik. Huwag silang mag-alala dahil po meron niyang fail-safe na ride safety features ang mga ganitong extreme ride. Kaya hindi mahuhulog. Meron pong mga preventive maintenance check na ginagawa. Araw-araw po yan, bago mag-start ng operations, wala naman po siyang dapat panagutan kasi nga po, yung nangyari, untoward incident. Nagkaroon ng power supply failure. May pananagutan pa din sila kasi isipin mo yung trauma dahil sa nangyari. Suspended ka sa taas, hindi mo alam kung ano mangyari sa'yo. Hindi din natin alam kung ano yung effect nun sa mental health nila. Pwede sila magdemanda tapos hingi sila ng damages against the right operator dahil sa nangyari sa kanila. Samantala, sinamahan namin ang magkakaibigan para magpa-check up. Pag pinipindot-pindot dito, hindi naman masakit. Hindi pa. Ngayon masakit pa rin ba? Hindi na po gaano. Hindi na. Ito po kasi yung tumama yung ano eh. Okay. Yung seatbelt. Yung seatbelt. Pero opo. Ito hindi naman pumasa. Hindi po siya nagkapasa. Okay. Pero yung pag naglalakad po ako, akyat sa kababa ng hagdan, iika-ika po ako. Pwede talaga sila magkaroon ng fracture, hindi na balance eh, yung pag-circulate ng dugo. Pero kung titignan naman natin yung sa well-being, wala naman talagang mga serious injuries. Pwede naman mag-take ng mga pain relievers para at least mabawasan naman yung pamamaga ng mga muscles nila. Bigla lang din talaga yung katawan ko sa tiwarik ng matagal. Thankful po ako na ganito lang po yung nangyari sa amin, na hindi po siya nagkaroon ng complication. After nung ride na yon, never again. Balik-balik ta rin man ang mundo. Ang lahat dapat ng amusement rides ligtas. Para naman walang maiiwan sa ere. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.